So update muna tayo, konting update sa mga kalapati nga natin. At pasilip ko muna sa inyo yung mga young bird nga natin na bago ngayon, ano, na binreed pang norte. So laban nila pang norte. May mga nasuksuko naman na tayo. At ilan nila lang yun. Papakita ko sa inyo kung gaano ka-healthy nga yung mga young bird natin. Tapos update ko na rin kayo kung ano yung nangyari sa karera nga natin noong linggo. First lap sa CLRPC, Lukban, Quezon yata, naging Haggis, 146 kilometers. So update ko kayo doon at kung ilan yung isinali nga natin sa tatlong panlaban nga natin dito. Ayan. So umiikot pa kasi yung isinali nga natin, nasa bubong pa. So ipababayin muna natin. So update ko muna kayo dito sa young bird nga, papakita ko sa inyo. So ito nga guys, yung isang young bird nga natin, ayan. Inbreed. Santa Margarita Finisher, ito. Tawid dagat. Medyo madilim, ayan. Ayan. Gandang ibon. Teka, hawakan muna natin na maayos. So ayan, magandang ibon yan. Santa Margarita Finisher. Tapos ito, superset winner. Magtatayan, ito anak. Ayun yung tatay. So mukhang mas matanda pa yung anak kaysa sa tatay. Ayan. So may isa ng anak. Ito yung anak. So kita nyo naman, healthy yung young bird nga nila. Siguro mga isang linggo pa, ihuli na natin yan. Kasi may itlog na rin. So makikita nyo naman guys, na healthy yung pagbibreed nga natin pag yung young bird nyo hindi nagkakabulutong. So maraming nagsasabi nga sa mga, hindi naman na natin babanggitin kung sino-sino mga nagbibideo na yun, ano, na pagka nagkakabulutong yung kalapate, ibig sabihin dahil sa lamok daw. Para sa akin, hindi ako naniniwala na dahil sa lamok kaya nagkakabulutong yung mga young bird nga natin. Dahil Kaya nagkakabulutong yung mga young bird dahil nga sa kulang sa nutrition, kulang sa vitamins, or nabibitin sa pagkain. So yun ang base sa experience ko, no, sa tagal kong pag-iibon. Dahil sa kulang sa nutrition or kulang sa vitamins, kulang sa patukan na binibigay, kaya nagkakabulutong yung isang young bird o yung inakay na kalapate. So katulad na kung kumpleto kayo sa vitamins at masarap yung pagkain nga na pinapakain nyo dyan, hindi magkakabulutong yan. So pansin nyo, itong kulungan ko na yan, no? Oh, nakakapasok yung mga lamok dyan. Pero kung makikita nyo, hindi nakakabulutong yung young bird natin. Ayan. It means malakas yung resistensya ng young bird natin at okay yung pakain nga natin. Sa kung napapansin nyo, maliit pa yung young bird natin, nagitlog na kagad yung breeder nga natin. So papakita ko lang sa inyo yung pinapakain nga natin. Ito, ayan. Kahit breeder mix lang, tapos lalagyan nyo ng pellets. Ayan. Kahit salto na lang para mas madali, kasi yung pellets na sinasama kong durog baka walang mabilan dun sa poultry supply sa gawin nyo. Malito pa kayo, kaya pwede salto. Ayan, yung saltong dilaw, medyo malalaki na yung pagkadurog ng pellets. So nakita nyo naman, healthy. So papakita ko rin sa inyo yung ibang kalapati nga natin na young bird. So papakita ko sa inyo na wala silang bulutong at healthy din. So, ito yung iba na nating young bird na panlaban. So, yung dalawa dito kay Sir Hansen yan, yung dalawang off-color na yan. Gaganda ng kulay. So, ito yung sa akin, yung dalawang blue bar na may suksok. So, kung napapansin nyo, wala rin silang bulutong, pero yung kulungan nga nila, talagang paggabi, papasukin at papasukin ng lamok. So, kasi kung sa lamok nagsisimula ang bulutong ng kalapate, sana may mga bulutong yan. Kaya yun nga ang sinasabi ko sa inyo, kung healthy yung pagkain na binibigay nyo sa young bird or sa mga breeder natin at isinusubo sa young bird at binibigay nyo rin sila ng tamang vitamins, hindi magkakabulutong yung mga kalapate nga natin na yan. Ayan, kung mapapansin nyo, oh, talagang pagka hindi bitin sa pagkain yung kalapate at kumpleto sa vitamins, kahit na papakain ng lamok sa gabi yan, hindi magkakabulutong yan. So sana
Yun lang naman yung masasabi ko sa inyo sa pag-aalaga nga ng young bird. So ito pa isa. Ayan, mag-iitlog na rin yung hen nga natin na to. Siguro bukas. So mga sanay naman sa atin tong mga breeder nga natin na to, pero ini-stick nga natin kasi si Boss Tunying yung nag-aalaga. Kaya kung napapansin nyo, kahit nandilipad na natin, ini-stick natin, baka kasi makawala, hindi niya mapapasok, mawala. Sayang. Ito isa. 7th overall ng South. Tapos ito, inbreed lang to. Ayan, no? Kung napapansin nyo. Ganda rin yung young bird nga natin na to. Talagang healthy rin. Sa ngayon naman guys, yung mga binreed nga natin, maganda naman yung mga condition or yung mga palabas natin. So talagang alam natin na healthy. So hindi pilit. Kumbaga hindi pilit na na-breed sila. So alam natin na sakto yung condition natin bago sila isinalang. Ayun, no? So yung mga nagtatanong nga sa atin kung bakit nagkakabulutong yung kalapati nila dahil dobo sa lamok, yan na, sinagot ko na rito sa video nga natin. So update naman tayo dito sa panlaban nga natin. So nawalan tayo na isa, yung nandun. Sinampa nga kasi natin dahil magde-derby na, medyo may one eye ng konti. So nahirapan siya umuwi kaya nawala na. So nanginayang din tayo sa ibon. Sana in-stack ko na lang pala. So ayan, may dalawa tayong panlaban dito. Dahil kung alam nyo, kung napapanood yung video nga natin, tatlo yung nilalaban natin. So ito sa isang club pa naman natin to ilalaban. Sa 12 pa yata ang derby. Ayan, walang kapares. So mapili eh, nilalagyan ko ng ibang hen. Ayaw pumares. Binubugbog niya. So ito yung isang panlaban nga natin. Ito, ayan. Isasampa na ulit natin to. Quezon ulit yung magiging Haggis. Baka mamaya sa isang club nga natin sa GRPC. So naka-entry siya sa CLRPC. Nag-clock naman tayo. Ayan, papakita ko sa inyo yung condition. So maganda naman yung condition. Ayan. Sana mag-clock ulit tayo sa Linggo. Tapos yung dalawa pang South. So dalawa yung entry namin nung Linggo sa Lukban, Quezon nga ang Haggis. Dalawa yung in-entry namin, yung kay Sir Hanchen, yung isa dito sa kalapati ni Sir Hanchen. Saka ito, yung pula yung singsing, naka-MacArthur. Nag-clock naman, kahit na mababagal yung speed, at least nagka-clock sila. So update ko na lang kayo sa mga susunod na laban nga natin sa kanila. So hanggang dito na lang muna guys yung video nga natin na to. Ingat kayo guys, God bless.